Halos isang dosenang babae mula sa iba't ibang mga bansa ang napaibig ni Jose Rizal. Ano nga ba ang sikreto ng ating pambansang bayani at matinik siya sa chicks? Ilan sa mga apo ng kanyang mga naging kasintahan na hindi niya nakatuluyan, hinanap at pinagkwento ng GMA News. May report si Sandra Aguinaldo. Sa dinami-dami ng naisulat tungkol kay Dr. Jose Rizal, isa sa mga pinakapinag-usapan ang kanyang love life. Paano naman daw kasi ang ating pambansang bayani, certified chick boy daw? Inusisa namin ang kanyang buhay pag-ibig mula sa mga historian at mismong sa mga apo ng mga babaeng minsan ay inibig ni Rizal. Sinasabi sa kanya parang seaman, may babae sa bawat lawungan. Dinayo namin sa Lipa, Batangas si Lilet Malabanan, apo sa tuhod ni Segunda Katigbak, ang first love ni Rizal. Bukod sa first love, first heartbreak din daw ni Rizal sa Segunda na nakilala niya nung siya'y 16 pa lang. During that time, ang family tradition here in Lipa is the parents who choose. So at the age of 16, she has to go home at ipinakasal siya kay Manuel Luz. Hindi man nagtagumpay ang kanilang pag-iibigang nagsimula sa matatamis na pagsusulyapan, nauwi naman daw ito sa pagkakaibigan. So one time he came here, he played chess, yung sa chess table na yon with Lolo. Natalo pa daw nga ni Lolo. Siguro na may nagpatalo lang at para siya yung makahingi ng pera. At sabi nila, siguro tingin daw ng tingin kay Lola, kaya natalo. The love story was not meant to be, because in came Manuel Luz. But the good thing about this was that Manuel Luz supported the revolutionary movement after Rizal died. Nakahanap ng bagong apple of the eye si Rizal sa katauhan ng kanyang pinsan at pianistang si Leonor Rivera. Bilang anak, very siya, masunurin na sinunod niya kung ano yung iutos sa kanya. Isa ng example, yung pagpapakasal niya sa lolo namin. Si Henry Keeping, isang British engineer, ang nakatuluyan at naging ama ng dalawang anak ni Leonor. Dalawa ang naging anak nila. So siguro naman, in time, minahal na rin siguro niya yung lolo ko. Dahil pogi naman yung lolo ko. Tsaka mabait siya. Si Leonor talaga yung tunay na na sawi sa pag-ibig, na hindi makakain, hindi makatulog. Ang lalagyan ng mga liham mula kay Rizal na nilikha pa mismo ni Leonor, iningatan at ikinubli pa ng kanyang pamilya hanggang ngayon. Huwag na raw tayong magtaka kung isipin man ng iba na pabling ang ating pambansang bayani. Mahusay magsalita. He can entertain people. Card tricks, stories and all that. So, in common parlance, magaling bumangka sa usapan si Rizal. Ito raw ang dahilan kaya nabihag niya ang puso ng 10 dilag. Sina Julia, Segunda Katigbak, Leonor Valenzuela, Leonor Rivera, Osay San, Consuelo Ortiga y Perez, Gertrude Beckett, Suzanne Jacoby Nelly Bausted, at sa huli, si Josephine Brackett. Ang tao si Rizal, hindi siya demigod na walang pakiramdam. His relationship with the women kept him sane. Para sa mga apo ng mga babaeng inibig ni Rizal, hindi man nakatuluyan ang kanilang mga lola ang ating pambansang bayani, masaya silang kahit paano'y naging bahagi ang kanilang pamilya ng ating kasaysayan. When you read the name of Segunda Katigbak in books on Jose Rizal, we take pride in it. Okay, saying that, here is a woman who captured the eyes and probably even the heart of Jose Rizal. I take pride in the fact that I belong to this family. Sa dinami-dami ng mga babaeng dumaan sa buhay ni Rizal, iisa lang ang may pinakamalaking puwak at di kailanman maitatatwani naman, ang kanyang wagas na pag-ibig sa ating inang bayan. Sandra Aguinaldo, GMA News.